natapos na natin yung unang series natin na pinag-aaralan about judgment seat of Christ. May ikalawa tayong pag-aaralan na judgment day. Yung ikalawa na yan, na araw ng paghuhukom, ang tawag naman po dyan ay judgment of the nations or judgment of nations. No? Ang kahatulan sa mga bansa. Yan po, no? Mangyayari po yan. At saan natin makikita at mababasa na magkakaroon nga ng judgment of nations? Nariyan po ang ating text, aklat ng Mateo, kabanata 25, talatang 31 hanggang talatang 46. Babasahin ho natin yan kahit medyo mahaba yan. Sabi mo sa katabi mo, babasahin natin yan. Kahit sa ayaw at sa gusto mo. Babasahin natin yan, okay? Sige, lahat ng masisipag po dito ay basahin natin. Verse 31, 1, 2, 3. Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Tipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbukod-bukurin. Tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, halikayo mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likain ang daigdig. Sabagat ako'y nagugutom, ako't ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw, at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan, at inyong pinatuloy. Ako'y hubad, at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit, at inyong dinalaw. Nabilanggo, at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa, doon kayo sa apoy na di mamamatay, na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi niyo ako pinakain nung ako'y nagugutom at hindi niyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw. Hindi niyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan. Hindi niyo ako dinamitan nung ako'y hubad. Hindi niyo ako dinalaw nung ako'y may sakit at nung ako'y nasa bilangguan. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayong nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit, o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan? At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kapurusahang walang hanggan, ngunit ang mga matawid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Purihin ng Diyos sa pagkakabasa niya ng kanyang mga salita. Ayan po ang patunay na meron pong tinatawag na judgment of nations. No? At dito ay ating unang sagutin yung unang tanong, ano ang batayan ng paghatol na ito sa mga bansa? Yung basis of judgment. Okay? Ano ang magiging basis of judgment ng hari dito sa mga bansang ito para sila hatulan o sila ay pagpalain? Ang batayan po ng paghatol ng Diyos
ay kung papaano ipinadama ng mga bansa ang kanilang pagmamahal, pag-ibig o pagtanggap sa bansang Israel. Yan ho, kapatid, yung batayan sa Judgment of Nations. Kung papaano nila tinanggap ang bansang Israel. At ito ay pinapatunayan ng talatang 40, no, sa Mateo 25. Ang sabi, sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin nyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. So itinuring ng hari, sino yung hari binabanggit dyan? Ang Panginoong Hesukristo. Itinuring niyang mga kapatid po niya, yung mga taong iyon na binigyan importansya ng mga bansa. At sino yung mga kapatid na iyan ng Panginoong Hesus? Next slide natin. Ang mga kapatid na iyan ay tumutukoy sa mga Hudyo na pinagmulan ng lahi ni Kristo. Yun po yung kapatid na iyan. Hindi po iyan tumutukoy sa mga born again Christians, kundi sa mga Hudyo. Dahil bakit? Sa aklat ng Roma 9, talatang 4 hanggang 5, ay mababasa nyo dyan na kung saan ay si Kristo ay nanggaling sa lahi ng mga Hudyo. Okay? Ang sabi, sila'y mga Israelita, verse 4, na binigyan ng Diyos ng karapatang maging mga anak niya. Ipinakita rin niya sa kanila ang kanyang kaluwalhatian. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang panuntunan sa pagsamba at ang kanyang mga pangako. Verse 5. Sa kanila rin, sa mga Israel din, nagmula ang mga patriarka, katulad ni Abraham, Isaac, Jacob, Moses. At tungkol sa kanyang pagiging tao, si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi. Kaya yung human ancestry ni Jesus Christ, ito po ay Jewish. So, yung mga Hudyo, hindi spiritually, physically, literally, biologically, ay mga kapatid ng Panginoong Hesukristo. Okay? So, yun po yun. Kaya, yung sinasabi dito sa Mateo 25:40, ang sabi ng hari, tandaan ninyo, nang gawin nyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ginawa. Ano ba yung ginawa? Bakit pinapapurihan ng Panginoon yung mga bansang yun? Sa taas po ay mababasa ho natin, ang sabi rito sa verse 43 hanggang 44, hindi nyo ako, nung ako ay isang dayuhan, ay pinatuloy nyo ako. Nung ako ay walang damit, dinamitan nyo ako. Nung ako ay nasa may sakit, dinalaw nyo ako. At maging nang ako ay nasa bilangguan. So, ganun po kapatid. So, yung ginawa ninyo sa kanila, ay ginawa nyo sa akin. Kung paano nyo tinrato ang Israel o ang mga Hudyo, ay ganun yung treatment natin kay Hesukristo. Kaya tingnan ninyo, tayo ay magdiriwang ng Jewish New Year. Hindi lahat po ay nagdiriwang ng Jewish New Year. Bakit? Kasi marami galit sa Israel. Kahit Christians na. Dahil ang itinanim sa isip ng mga Pilipino, ang nagpapako kay Hesukristo ay mga ano nagpapako sa Panginoong Hesukristo? Ang mga Romano. Ang mga Romano soldiers, Roman soldiers. Kaya nga, makita ninyo na nagagalit sila. Saan? Nagagalit sila sa mga Hudyo. Kasi, itong mga Hudyong ito, pag binasa ninyo ang kasaysayan nila, rebelde sila eh, sa emperador sa Roma. Ganun po. Hindi ho sila nagpapasakop sa emperador ng Rome. Kaya lagi po may gera.
Lagi ho nilang nilalabanan ang mga Roman soldiers. Lagi may pag-aaklas. Kaya ang ginawa ngayon ng mga Roman soldiers, pinahirapan ang mga Hudyo. At nagkataon na si Jesucristo ay pinatay ng mga Roman soldiers. Kaya ngayon, ang iniisip sa atin, tingnan nyo, pagka ikaw ay matigas ang ulo na bata ka, anong tawag? Hudyo kang bata ka. Hindi ka mautusan ng nanay mo, mga kasabihan po yan, nung bata pa kami nun. Sinasabi ng nanay namin, Hudyo kang bata ka. Naglalaro kami, nabasag yung baso. Hudyo kayong mga bata kayo, laging Hudyo. Bakit? Kasi nga, yunon itinanim sa atin ng mga yung Roman Catholic, nagsimula yan sa Rome. Naunumaan niyo po ako? Sa Rome. Eh, galit na galit ang Rome sa mga Hudyo. Kaya, yung mga Romano-Katoliko, ipinupunla sa isipan nila na ang mga Hudyo ay masasama. Gusto silang lipulin, gusto silang patayin. Yun po yun. Naintindihan niyo po ba ako? Naunawaan niyo po ba ako? So, marami pong galit sa mga Hudyo. Kaya hindi lahat ay nagdiriwang ng Jewish New Year. Mas sikat pa ang Chinese New Year. Kasi marami ang nagmamahal sa mga Chinese, Taiwanese, daban ay sa mainland China, yun po. At mas sikat pa yung New Year ng mga Muslims, yung Ramadan ho nila. Kaya sa atin, pag nagdiwang ng Chinese, ano yan? Walang pasok yan, holiday. Pagka po nagdiwang ng Ramadan, Muslim New Year po yan, holiday. Pag nagdiwang ng Jewish New Year, may pasok. Kita ninyo agad. Kasi bakit? Hindi ganun kasi tinatrato ng maraming mga bansa ang mga Hudyo. Maging nung panahon ni Hitler, ang daming pinapatay ni Hitler. Sinunog na buhay, babae't lalaki. At kung kami nasa Israel, na-preserve nila yung mga kinuha ng video, mga babaeng Hudyo, matatanda, may asawa, bata kabataan. Pinaghubot-hubad sila lahat, sama-sama. At mamaya-maya ay iniumang ang mga baril ng mga Germans at pinaputukan ngayon. Yung pala, nirecord yun ng Germans. Nakuha ng Israel yung kopyang yun. Napanood namin yun sa Israel. Kaawa-awa po. Makikita mo yung mga nanay, mga matatandang, mga Israelita na pinanggalan lahat, ng walang saplot sa katawan, babarilin pala. Tapos pinaghukay pa sila ng libingan nila. At nung sila'y bumagsak, yun ang tinabunan na sila. Ganyan po pinapatay ang mga Hudyo. At tayo, dumaki tayo, masama ang Hudyo para sa atin. Kaya nung lumaki ako noon, ganun ang mga narinig ko, pag pilyo kang bata, ang tawag Hudyo kang bata ka. Sino nakaabot ng mga salitang ngayon ng Hudyo kang bata ka? Diba? Hanggang ngayon, uso pa rin ba yun? Na yung mga salitang yun, di ba? Ganun po. Ganun po kasama ang mga Hudyo. At tignan ninyo ang Iran, ang Hezbollah, ang Palestinian Liberation Organization. Ano ang kanilang pangarap? Ano ang kanilang mga pangarap? Ang pangarap nila ay alisin sa mapa ng mundo ang bansang Israel. I-wipe out ang bansang Israel. Pati ang Iran. Ganun ho. Kaya dito makita ho natin mismo na yung mga Jewish people na ito ay hindi maganda ang treatment sa kanila ng mga tao. Iilan lang
iinan lang yung mga Christians talaga na nagmamahal sa bansang Israel. Pero dito, sa judgment of the nation, ay hahatulan ng Diyos lahat ng mga bansa na hindi nagmahal sa bansang Israel. At tayo'y nagpapasalamat kay President Manuel Luis Quezon, doon kanyang presidency noon. Nagkataon po na World War II sa Europe, yun po yung lahat ng mga Hudyo ay dinadakip, no? Mga nakatira sa Europe, dinadakip, tapos silang lahat ay pinapahirapan at pinapatay. Ngayon, may mga Jew na nagsitakas. Sumakay sila ng barko. Pumupunta sila sa mga bansa, ayaw silang tanggapin. Ito po yung mga nagsitakas mula sa Europe. Pumunta sila sa Spain, hindi sila tinanggap. Pumunta sila sa France, hindi sila tinanggap. Pumunta sila sa Amerika, hindi rin sila tinanggap. At nang nag-request sila kay Manuel Luis Quezon na sila ay papuntahin dito, tinanggap sila ng ating Presidente Manuel Luis Quezon. Kaya po, meron pong mga Hudyo na natira dito sa Pilipinas. Hindi nakapagtataka kung tignan mo ang katabi mo, bakit mukhang Hudyo? Ilong na ilong pa lang mukhang Jew. Di ba? Maaring may lahing Hudyo yan. Amen, mga kapatid. No? Kasi lumaganap ang lipi ng mga Hudyo rito sa Pilipinas eh. Tinanggap po yan. At alam niyo po, yung mga nakasurvive ng gera ay dahil po sila ay tinanggap dito sa Pilipinas ni Manuel Luis Quezon. Now, in recognition doon sa ginawa ng ating dating presidente, kinilala yan po hanggang ngayon ng bansang Israel. Kaya doon sa Israel, may bantayog po ni Manuel Luis Quezon doon bilang pagkilala sa pagliligtas sa mga maraming Hudyo na sana'y nalipol, ngunit nailigtas po sila ng ating presidente. Ngayon, eh, hindi ka makakapasok sa Israel kung wala kang visa nila. At alam niyo po, because of that recognition na yon, bagamat patay na si Manuel Luis Quezon, nangyari yan ng mga panahong 1939, tagal ng taon. Pero tingnan nyo, hindi nakakalimutan ng bansang Israel. Ganun ho sila tumanaw eh, ng utang na loob eh. Amen? At alam nyo po ba na tanging ang Pilipinas ang hindi nila nire-require na pupunta ka sa Israel, hindi na kailangan ang visa para makapunta ka sa Israel. Pero ibang bansa, hindi pwede, dadaan sila talaga. Kailangan may visa ka. Parang US visa, mayroon ganun, may Israel visa. So hindi ka na mag-a-apply pa ng Israel visa. Kaya nung pumunta ako doon, si Pastor Isabel, nakarating din sa Israel, hindi na kami hiningan. In-interview lang kami kung anong purpose namin sa Israel. Kasi ganun kahigpit po sila kung anong purpose sa Israel. At hinigpitan kami, sino ang mga nag-ayos ng iyong bagahe? Bakit sila nag-iisip ng ganun? Kasi alam natin maraming galit sa Israel. Gustong pasabugin lahat ng eroplanong papunta sa Israel niyan eh. Kaya inaalam ho nila. Pwede nagagamit lang ang Pilipino o sino man para po sumabog yung mga eroplanong papuntang Israel. Kasi ang dami pong may galit sa Israel. Ganun sila kahigpit. No? Okay? Pero gayon pa man, kinikilala nila yun pong contribution ng Pilipinas. Amen? Tapos matapos po ang gera, ay ang Israel kasi ay nagmimiti na i-recognize as an independent nation. Eh, sa United Nations na yon ay pagbobotohan po yon. So, ang Pilipinas po ay bumoto ng yes. Isa ang Pilipinas sa mga bumoto na ang Israel ay maging isang bansa. Again, na-recognize yun ng Israel's government. Hanggang ngayon, tinitreasure pa rin nila ang Pilipinas. Amen, mga kapatid. At how much more ang Panginoong Jesucristo? Ang sabi, ang ginawa ninyo sa mga kapatid kong ito ay ginawa nyo para sa akin.
Ang nanay ko noong araw, noong nabubuhay pa, mahilig pong itong magkwento sa amin ng istorya mula kay Abraham, Isaac, Jacob, tapos pumunta kay Moses, no? Kay David. Puro patungkol sa Old Testament, Israel. Pag pinatutulog na kami niya, nakikwento yan. Sa murang gulang ko pa lang, na-develop na sa akin ang pagmamahal sa bansang Israel. Kaya sabi ko noon, paglaki ko, sabi ko, mamahalin ko ang bansang Israel. At hindi ko akalain makakakilala ako sa Panginoong Jesus. At nung ako'y ma-born again at nagpapastor, nangarap din ako nawa ay payagan ng Panginoong Diyos na kami magdiwang na mga kapistahan ng Israel. Binigang katuparan ng Diyos yun. Pinag-aralan ko lahat muna yung mga kapistahan ng Israel. Study ko maigi. At sa awa ng Diyos, na ipagdidiwang po natin. Kaya sa darating na September 25, 2022, huwag kayong mawawala. May pagdiriwang tayo. At ang pagdiriwang yun ay tinatawag ng Feast of Trumpets o Rosh Hashanah ang tawag, o ito kapatid ay Jewish New Year celebration. At hindi lamang dito yun. September 23, Friday, meron din pong celebration gagawin sa Grace United Methodist Church at pangungunahan ng Radiance of God's Glory Global Harvest Church, yung celebration po nila ng Jewish New Year. Yun. Kaya magpe-perform pa rin po tayo Friday yun, September 23. Pagdating ng September 25, mismo yung church natin naman, may sarili siyang celebration. Amen? At gagawin sa GSP Auditorium. Saan yun? Sa Padre Paura, corner ng Top Avenue. Sa likuran siya ng Manila Science. Tama ba ako? Manila Science ba yun? Yung school doon. Sa likod siya ng Manila Science. Ang Manila Science kasi halos nakatapat yan sa Top Avenue. Kaya bababa kayo, kanto ng Top at Paura. Tatawid kayo sa kabila. No? Yun na po yun. Makita na ninyo yung GSP Auditorium. Mas kinuha natin malaki-laking place para mas masarap sumayaw. Amen? Sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Malaki lang, mataas lang ang bilang ng venue doon nung gagamitin na yun. Nasa 500, punong-puno na po yun. Eh, kaya kung nais mong mag-invite, huwag kang mag-i-invite ng bago sa darating na linggong September 25. Hindi natin tatanggapin yun. Kasi manonood lang yun doon. Hindi magpa-participate yun. Dapat, simula mo lang mag-invite, simula ngayon, para dadalin mo sila sa September 25. Kasi September 25, wala na po mag-i-invite ng first time para doon sa gawain yun. Kasi hindi naman yun evangelism eh. Hindi evangelism yun eh. Yun po ay pagpapasalamat natin na nagpalit na ng bagong taon sa Israel. From 5782, naging 5783 na. No, bago na po yung magiging calendar year ng Israel. Yan. Eh bakit po natin pagdiriwang, hindi naman tayo Hudyo? Alam mo kapatid, meron tayong kaugnayan sa Israel. May link tayo doon. Nasa Book of Ephesians chapter 3 yun, verse 6. Binabanggit ni Apostol Pablo ang isang mystery, NIV version, kung meron kayo dyan papakita, Ephesians 3:6. Meron daw pong isang hiwaga. Ang hiwagang yan ay matagal na nailihim. Ngunit, nung panahong yun ay ipinapahayag ang hiwaga. Ano yung hiwaga na yun? Ito yung hiwaga. Sa pamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil, pag hinabing hentil, hindi Hudyo, ikaw, Pilipino, hentil ang tawag sa'yo, ay heirs. Ano yung heirs sa Tagalog? Kasamang tagapagmana ng Israel. Pag tinanggap mo ang mabuting balita, sino ba pinangangaral sa mabuting balita? Mary Geraldine. Sino pinangangaral sa mabuting balita? Sinong Diyos yun pinangangaral sa mabuting balita? Mark Manulin. Ha? Sino? Pakitanggal na po, hindi ko po marinig. Parang kinakain kasi. Yes, si Jesus Christ. So, pag tinanggap mo ang mabuting balita, ikaw ngayon ay magiging kasamang tagapagmana ng Israel.
Madilig ka ngayon sa Israel. Itong Israel, itong Israel, ito ka, paano ka maililig sa Israel? Maiduduktong sa kanya. Nasa gitna ang ano, ang gospel. Si Jesus Christ, pag inaccept mo si Jesus, kahit ikaw ay mukhang Pilipinong Pilipino, pero ikaw ay ibibilang na parabagang bayang Israel. Kasi tatanggapin ka, maliling ka doon sa Israel. Hindi ka Israelita, pero ikaw ay mapapasama. Magiging members together of one body. Isang katawan ang tawag ni Kristo dyan. Amen? Mapapasama ka doon at sharers together. Makakabahagi ka sa pangako ng Diyos sa Israel sa pamagitan ni Jesus Christ. Kaya lahat ng mga ipinangako ng Diyos sa Israel ay lagi kang kasosyo. Eh, pag pinag-aralan nyo ang mga kapistahan na pinagdiriwang sa Israel, hindi po basta inutusan lang ng Diyos ang mga Israelita na ipagdiwang ang kapistahan. Iniutos ng Diyos yun sa aklat ng Levitico, Kabanata 23, Levitico, Kabanata 25, ang mga kapistahang iyon. Kasi yun po yung araw na igagawad ng Diyos ang kanyang pagpapala sa bansang Israel. Yung English word na feast, F-E-A-S-T, feast, English word. Pag tinagalog natin yung kapistahan, pero yung original na meaning niya, hindi po basta kapistahan yun. Sa Hebrew niya ay moed, M-O-E-D, moed. Ibig sabihin ay appointment time to bless. Kaya yung ibig sabihin ng feast ay appointment time to bless Israel. Kaya sa bawat pagdiriwan ng kapistahan, yun ang itinakdang araw ng Diyos, pagpapala, ibubuhos niya ang blessing sa Israel. Eh nagkataon, sa September 25, yun po kapatid ang talagang pagdiriwang ng mga Hudyo sa buong mundo, ha? Hindi lang sa Israel, sa buong mundo, maging sa Amerika, sa ibang panig ng mundo. September 25, pumatak na Linggo, ang pagdiriwang po ng Feast of Trumpets o Rosh Hashanah o Jewish New Year. Yan yung araw na ibubuhos ng Diyos ang kanyang blessing, appointment day to bless Israel. Ngayon, ang Israel lang ba ang sasalo ng blessing na iyon? Hindi ba sabi ng Ephesians 3:6, kung tayo ay merong kaugnayan kay Kristo, may kaugnayan tayo sa Israel. Ang sabi, heirs together with Israel. Sharers together in the promise. Kaya may kasosyo ka doon sa pinangakong pagpapala ng Diyos sa Israel. Kaya sa araw na yun, ibubuhos ng Diyos ang blessing niya sa Israel at dahil tayo ay tumanggap kay Kristo, kasama tayong sasalo ng blessing na yun. Ito doon, inuwan niyo po ako mga kapatid. Oh, yan po yun. Hindi po basta natin pinagdiriwang ito, nakikiuso lang po tayo sa gustong magdiwang. Hindi po. Mayroon pong purpose nun, kaya tayo nagdiriwang. Kung isa sa puso lang po natin ito, mga kapatid, amen? Ay tunay po yung blessing ng Diyos na ibibigay niya sa Israel, ay yun din yung blessing tatanggapin ng Radiance of God's Glory, Global Harvest Church. Nainuwaan niyo ako? Yun po. Kaya ngayon, hindi lahat ay mahalaga sa kanila ang Rosh Hashanah. Ang Hebrew word kasi, ang Rosh Hashanah ay isang Hebrew word, ibig sabihin head of the year. Diyan nagpapalit ng taon sa Israel. Head of the year. Yun po yung Jewish New Year nila. At yan po ang tunay na bagong taon. Kasi pag ni-research nyo, kayo marami nito mga estudiar, estudiais at estudyan. Okay? Sa Spanish namin yan eh. Okay? Sabi mga students na narito, i-research nyo ang pinanggalingan ng January 1. Alam nyo kung January, hango kay isa-isang Roman goddess na si Janus. May Roman goddess during time ng ancient Romans, may mga gods and goddesses sila eh. Mga sinasamba nilang mga Diyos noong panahong yun. Marami silang Diyos eh. Isa lang si Roman goddess Janus. Si Roman goddess Janus, siya yung the goddess of future.
Kasi dati noon, sa kalendaryo po ng tinatawag natin ng Roman calendar, hindi naman po kasi January, walang original na January 1 ang New Year nila. Kasi ang first month nila under the Roman calendar ay month of March. Wala pa po yung January. At 10 buwan lamang po yun, yung Roman calendar na yun, na ginawa ni Romulus, yung founder ng Rome. Okay? Ayan. So, wala pa yun. Kaya nung panahon, yung ancient noon na pagdiriwang, wala pa pong pinagdiriwang silang New Year. Kasi hindi pa po nila natutuklasan yung si Janus na ancient Roman goddess nila. Kaya nagkaroon po ngayon, kapatid, ng tinatawag natin na Julian calendar. No? From Roman calendar, nagkaroon ng Julian calendar in honor of Julius Caesar, yung emperador ng Roma. Okay? At doon po ay idinagdag na ho nila yun pong mga months na ito, katulad ng January, February. Lahat po ng calendar months na ginagamit natin sa Roman calendar na ito ngayon, yan po ay hango yan sa mga ancient Roman gods and goddesses. Mga sinasamba ho nilang mga Diyos yan. At karamihan po dun ay mga devilish demons. Ganun ho sila. Katulad ng February, Februaris. Ano po yan? Patron saint ng purification. Yung bang meron silang tinatawag na Roman goddess of purification. February, March. Si March, ito yung the goddess, the god of war. Lalaki ito, god of war, si March. No? Yan po. Kasi ano yan eh, nasa Roman mythology ho nila yun eh. May mga nag-aral dito sa literature, may Roman mythology na sinasabi. Halos lahat po. Ngayon, paano po yung month ng September, October, June. Yung June, yung sa month of June, ano rin po yan, kaya nga may June bride. Meron din pong Roman goddess din po yan, kaya, kasi nga, yung iba nagpapakasal ng June. Kasi nga, sinasabi nila na yung month na yon ay inuno para kay June na Roman goddess of, marriage, para i-bless daw yung marriage na yon. Pero yun po, hindi toong Diyos yun, no? Roman goddess nila. Kaya mga may June bride na sinasabi. Kaya pinag-aaralan nyo dapat lahat yun, no? So, sa makatuwid pala, ito pong Julian calendar, na-develop pa po yan. At kaya yung ginagamit natin ngayon, hindi na po Julian calendar, kundi Gregorian calendar. In honor of Pope Gregory XIII, gumawa sila ng panibagong revised na kalendaryo. At dito, kapatid, ay yun ngayon yung sinusunod natin na kalendaryo. Pero hindi po yan yung kalendaryo ho ng Diyos. Ngayon, ang Jewish calendar na binabanggit ko kanina, yung sa pagdiriwang natin ng mga festivals, yan po ay hango sa Bible. Ang Diyos mismo ang gumawa ng kalendaryo ng mga Hudyo. Kasi yung kalendaryo ho nila, nakabatay po yun sa matandang tipan. Iba po ang Bible ng mga Hudyo, ang tawag ay Tanakh. Yung Tanakh ay acronym po yun, letter T, Torah. Nahati sa tatlo kasi ang aklat ng mga Hudyo, Tanakh, letter T, Torah po yun. Tapos yung N ay Nevi'im, ibig sabihin prophets, book of prophets. At ikatlo yung K, Tanakh eh, yung letter K, Ketubim. Sabihin, writings. At ang kauli-ulihang aklat, according sa aklat ng mga Hudyo, ay ang First and Second Chronicles. That is the last book. Pero nabago po kasi yung matandang
Epiphany, yung Bible ng mga Hudyo, nung yung sinatawag na Latin, 70 persons na nag-translate from Hebrew to Greek, binago na po nila. Kaya ano yung last book ng Old Testament? Malakay. Pero hindi po sa original aklat ng Jew, hindi po yun ang last book, yung Malakay. Okay? So, pag binasa ho ninyo sa Bible, yung pong sequence po ng araw, ano yung unang-unang dapat para masabi natin dumating na ang bagong araw? Sa atin ay mag-uumaga, tapos huling-huli sa gabi. Sa Bible, mababasa nyo dyan, nang likain ng Diyos, di ba, ang mundo for sa 7 days, sabi, sa first day, di ba, dumating ang gabi at nag-umaga, yun ang unang araw. So, ang unang banggit niya, hindi sa umaga, and then gabi, unang araw, kundi puro gabi, umaga, unang araw. Tapos, nang lumika ang Diyos sa ikalawang araw, dumating ang gabi at umaga, ikalawang araw. So, yung pong first hour ng unang araw ay sa gabi. Kaya nga po, pag lumulubog na ang araw, 6 p.m., lumulubog na ang araw, pagpasok po yun sa isang bagong araw, a new day. Sa atin, hindi ganun, di ho ba? Yun po yung nasa Bible. Yun po yung nasa Bible. Kaninang, kung tayo ay mga Israelita, kaninang alas 6, lumubog ang araw, iba na po ang petsa ngayon. Ano bang petsa ngayon sa atin? September 8. September na na ngayon, dapat ngayon, 9 na. Kasi bakit? Sinakop na itong araw na ito. Kasi parang 6 p.m. to 6 p.m. 6 p.m. ngayon hanggang 6 p.m. bukas, yung September 9. Pumasok na sa bagong araw. Kaya nung ako'y nasa Israel, naghahanap ako ng kanin. Kasi puro tinapay at saka gulay lang ang kinakain. Hindi ako mapakali. Kailangan ko ng kanin, kanin, kanin. Paalam ako sa mga kasama ko. Sabi ko, pumunta ako ng bayan sa Jerusalem. Sa Jerusalem, sa city, sa old city. Hahanap ako ng makakainan ko, may kanin. Lumabas ako mga alas 10, alas 11 na ng gabi. Nasa lubo ko po, daming kabataan, naka-t-shirt na itim. Naglalabasan ng maraming kabataan. Yun pala, kasi nga first day, first hours of the day po sa kanila yun. Naglalabasan sila, kaya yung mga bukas o mga stores, 24 oras kasi bukas, kakainan sila. Ganun po kasi mga galing sa school yung iba, siguro nagpalit muna ng ano, tapos ang dami pong tao na sa kalsada sa Israel. Kasi yun yung unang-unang day nila. Samantalang tayo, maghahapunan pa lang at hindi na matulog, di ba? Di ba? Pero sa kanila hindi, bagong araw para sa kanila yun. Yun po yung sinusunod nilang kalendaryo na ginawa ho ng Diyos. Kaya yung mga calendar months na gamit ng kalendaryo ng mga Hudyo, nasa Bible po lahat yun, hango sa Bible. Wala po sa Chinese calendar, wala po sa Gregorian calendar. Ganun. Yun po yung Bible calendar mismo. Naintindihan niyo po ba ako, mga kapatid? Eh, ang tanong, bakit po kung Bible calendar, po parang po nagbabasa ng Bible? Oo, kaya lang, ganit sila sa mga Hudyo. Ayaw nilang tanggapin. Pag sinabing Jewish calendar, nire-reject ko nila yon. Pag Chinese calendar, pwede yun. Pagka Muslim calendar, tanggap nila yon. Pero pag Jewish calendar, rejected. Galit ho sila sa mga Hudyo. Naintindihan niyo po ko. Tignan niyo, meron tayong plag ng Israel. Bakit? Pagpapakita, pag may pumunta ritong Jew at nakita niya, may plag nila, tuwang-tuwa yun. Kasi bakit? Hindi lahat ay tanggap sila ng tao.
At ang sabi ni Kristo, ang ginawa nyo sa mga kapatid kong ito ay ginawa nyo para sa akin. Kaya yun pong gagawin nating celebration ng Jewish New Year sa September 25 sa GSP Auditorium. Yan po ay ginagawa natin para kay Jesus. Kaya kung wala kang gana at interest na dumalo, hindi ko naman, hindi ako interesado yan, gusto ko yung Chinese New Year. So makabili ng tikoy ba yun? Tikoy. Di ba? Gusto ko makaganyan. Yun ang mga gustong gusto mo. Ay kapatid, ang ginawa mo sa mga Hudyo ay ginawa mo kay Jesus Christ. Pero ako'y natutuwa kasi may mga namumulat na rin pong mga Christians. Katulad ng Grace United Methodist Church. Inoper nila yung kanilang simbahan. Sabi sa akin, Bishop, pwede dito nyo gawin. Dito nyo gawin sa venue namin ito ang celebration. Kasi sa ibang church sana eh. Inoper nila. Kasi gusto namin magdiwang din ng Jewish New Year. Hindi namin alam kung papaano. At ano ang mensahe ng bagong year na yan. Gusto namin makarinig ng Hebrew year 5783. May nabubuksan na. Amen po ba? Nagagamit po tayo ng Panginoon. Ayan. Eh, hindi ko pwedeng hindi mabanggit yan pag pinag-usapan ng patungkol sa mga Hudyo. Kaya ito, nakita ho natin, kapatid. No? Ang mga Hudyo, dyan ang galing ang human ancestry ng Panginoong Hesukristo. Kaya, ano ang batayan na hahatulan ng Diyos ang mga bansa? Ang batayan ay yung kanilang relasyon sa Jewish people, sa Jewish nation. Ikaw, mahal mo ba ang Israel? O noong yan ay binobomba ng mga Hamas, ng mga Palestinian Liberation Organization, tuwan-tuwa ka. Kaya noon pong ginigera ang Israel noon, nag-post kami sa Facebook noon, yung pinaka-antawag doon si Tad, yung profile pic, we stand for Israel, picture namin tatlo. No? Alam nyo, maraming sa mga Israelita, noong time na yan, nagbubukas yan ng mga Facebook yan. Sino yung sumusuporta sa kanila? Ganun ho sila. Kasi alam nila, konti lang ang taong nagmamahal sa kanila eh. Kaya nung mag-post ako, alam ko lang, may mga Israelites na nakita nila. Who is this Ferdinand Baga who support us in this time of crisis? Amen? Kaya mahalaga po yan na we stand for Israel. Ano, nag-post ako noon, ako yung mga kaibigan kong pastor, nag-post ako, we stand for Israel. We love Israel. Ganun po. Kasi yung mga Hudyo na yan, naghahanap din sila ng pagmamahal sa ibang nasyon. Sino yung susuport sa kanila? Binubomba sila, daming rockets na bumabagsak sa Israel eh. Sino yung susuport sa kanila during that time na sila ay halos gustong patayin lahat? Sa Facebook post man lang, marami pa lang mga, siguro mga Pilipino ito, amen, na nagmamahal pa rin sa amin. Amen, mga kapatid. Ayan. So, yan. Dadalo ka na ng Jewish New Year. Kumbinsido ka na ba? No? Kailangan maging kumbinsido ka. At ang hanapin mo rin doon, ano yung message ni God sa bagong taon, pagpapalit ng bagong taon, year 5783. Samantalang ang year natin ay 2022, ba't ang lamang sila? Ang taas ng kanilang year, 5783. Papasok na ang 5783, tayo 2022, magti-2023 pa lang sa January 1, di ba? Tama ba ako? Oh. Bakit po lamang na lamang sila sa taon na yun? Kasi, pag pinag-aralan niyo po yan, ano niyo kasi, tinraiso kasi nila yung kanilang Rosh Hashanah o Jewish New Year nila mula po sa pagkakalika ng Diyos sa mundo. Kaya pinagdiriwang ng mga Hudyo tuwing Jewish New Year, Rosh Hashanah,
ang tawag nila ay birthday of the world. Kapanganakan ng mundo, tsaka birthday ni Adam, tsaka ni Eve. Yun ho yun. Kaya pagka po naglagay, month of Tishri, kasi yun po yung calendar month nila eh. Month of Tishri, 1. Tapos 5783 AM. Tayo, January 1, 2023 AD. Di ba no? Bakit AD at AM sa kanila? Ano yung radio station na AM? Hindi po. Yung AM doon, Latin word po yun, ibig sabihin Anno Mundi. Pag tinranslate mo sa English yung Anno Mundi, yung Anno ay year, yung Mundi ay world, year of the world para sa kanila. Yun naman, Gregorian calendar, naka-trace back naman yung kalendaryong yan, yung calendar year na yan, sa kapanganakan ni Jesus Christ, kaya year AD, Anno Domini. Year of the Lord. Nakuha nyo? Ayan. Yan ang pagkakaiba nun. Buti na, ipapaliwanag ko yan. Baka yung iba wala pang balak na sumama at para iinis pa. Ano yung Jewish New Year na yan? Para malaman mo at magbubuhos ng blessing si Daddy God sa atin din. Amen? Sasaluhin natin yung blessing ng Hebrew New Year 5783. Ayan. No? Kaya dapat may dilakang pansalo. Amen? Lakihan mo yung pansalo mo ng blessing na yun. Kaya ginamit natin ang GSP Auditorium kasi bakit? Dapat best para kay Daddy God yan. Amen po ba? Hindi nga lang pwede mag-invite ng first time. Kasi, hindi mo alam, iimbitahan mong first time, mga anti-Jew pala yun. Di ba? mga guide pala sa mga Hudyo yun. Hindi paano na? At least dito, umaatin-atin pa lang sila rito, di ba? Na kakakilala na sila kay Kristo at maaari na babanggit na natin paglinggo ang Jewish New Year. Tulad dito, hindi ko naman sinasadya itong pinaplanong banggitin yan eh. Naalala ko na lang nung makita ko nga doon patungkol sa mga Hudyo. At least, di ba? Kaya itong si, ano pangalan ito? Si Tricia. Oo, siya pumalik kay Patring eh. Kay Trixie, si Tricia kaya, no? Ayan. Sino kasama? May bago kang kasama. Christine. Ah, praise God. Pinalitan na si Maria Christine din. Oh, may mga pangapangalan, no? Christine, first time mo rin. Christian ka na. Oh, it is, maigi. Kasi pag hindi Christian, hindi maintindihan eh, yung sinasabi ko eh. Yun po yun. Kaya, ayaw ko naman mag-i-invite tayo na galing sa ibang church na nakawin natin yung member ng iba atin kayo sa aming Jewish New Year. Mali naman yun. Kaya nga, ang sa atin, pure tayo yun. Kaya lang, yung mga dati nang dumadalo na hindi na umaatin ngayon, sila ang i-follow up nyo. Amen? Dalo tayo ng Jewish New Year. Anayahan nyo sila. At yung mga pinabalak nyong imbitahan sa Jewish New Year, ngayon pa lang, imbitahan na nyo Linggo. May sunod-sunod pa. September 11, 18, dalawang linggo na lang pala, 11 and 18. Yan, mag-invite kayo na mag-invite para pagdating ng Jewish New Year, marami-rami tayo doon, hindi aalog-alog tayo doon. Amen? Marami tayong sasamba sa ating Diyos. Ayan. Kasi tandaan mo yung mukha ng katabi mo, sabi mo, yung mukhang yan, di dapat mawala yan, ha? Sa Jewish New Year celebration. Kaya ano ang sabi, kapatid? Ang ginawa ninyo sa akin, sa mga ito, sa mga kapatid kong ito ay ginawa nyo para sa akin. Kasi yung pagdiriwang natin ng Jewish New Year, pagpapakita natin ng pag-support sa Jewish nation, sa mga Hudyo. Yung ginawa natin para sa mga kapatid ni Jesus sa laman, ay ginawa natin para kay Jesus. Kapag may nagtanong sa inyo, kasi hindi maiwasan yun eh, di ba? Pag-celebrate-celebrate pa kayo ng Jewish New Year, mga hindi nakakaunawa, hindi nakaintindi, may paliliwanag na kayo ngayon. Pag nakumbinsin nyo siya, sabi na, dadalo ko, hindi pwede. Kasi Christian ka na. Doon ka umate sa church niyo. Amen? Amen po ba?
Hindi tayo nag-i-invite ng mga mananampalataya na, na iba. No? Kasi naalala ko, may ganyan nag-post isang malaking gathering. Pinagbalaki pa nung pastor, pinost pa sa Facebook. Nung makita ng mga pastor, mga miyembro ko ito ah, ba't napunta dyan? Nakita ng pastor, mga miyembro ko ito nasa unahan pa. Paano napunta dyan? Kaya pala wala nung Sunday service. At pinagmamalibang pa ng pastor, ang dami-dami nila. Yung pala, galing pala sa ibang church lang yun. Di ba? Amen, mga kapatid. Okay. Ngayon, sabi ko nga, ano ang batayan ng paghatol na ito sa mga bansa? Ang batayan ng paghatol ay kung paano nila ipinadama ang kanilang pagdamay sa bansang Israel. Nawa ang bansa natin manatili pa rin na sumusuporta sa Israel. Amen. Ngayon, kailan po mangyayari yan? Ang judgment of nations. Kailan magaganap yan? O, makinig kang maigi, may paliliwanag ako yan. Ang judgment of nations ay magaganap pagkatapos ng Battle of Armageddon. Ang Battle of Armageddon ay pagtatapos po yan ng 7 taong malaking kapighatian. Kasi may sasapit po sa mundong ito na 7 years great tribulation period. Binanggit po ni Kristo yan sa aklat ng Mateo 24. Kaya kung makita ni Miss Kay ang aklat ng Mateo 24, pakita lang natin kasi may mga maraming bago dito na at least nilelektura natin sila hinggil dito sa mga katuruang ito. Mateo 24, talatang 20, 21 ata yun eh, hindi. Mateo 24, nasabi Mateo 24 ko, talatang 21, ayan. May binabanggit si Jesus Christ dito na matinding kapighatian. Sa English, great distress, unequaled, walang kapantay. From the beginning of the world until now and never to be equaled again. Ibig sabihin, unequaled tribulation. Kung naranasan na natin dito, noong nakaraang taong 2020, yung parabagang kalamok nasa 7 years tribulation period na ang Pilipinas at ang buong mundo, na lumagana po yung Delta virus, di ba? Nagkaroon ng lockdown, ang dami na wala ng tabaho, bumagsak ang kabuhayan, ang negosyo ng Pilipinas, ang dami namatay, ang dami nagluluksa, di ba? Talagang grabe po yun. Iniisip ng iba, tribulation period na kaya ito? Hindi pa po yun tribulation period. Iba po ang tribulation period sa Book of Revelation po nyo mababasa yun, yung tribulation period na yun. Kasi sa tribulation period, takakawalan po yung mga marami nakakulong na mga demonyo at papakalatin dito sa lupa. Kaya grabe yung salot na mararanasan pa. Mas matindi na nga yung unang-unang pasok ng COVID virus dito, yung Delta. Mas siguro 100 times o 1,000 times yung matinding mangyayari sa oras sa 7 taong tribulation period na yun. Sabi nga, unequaled from the beginning of the world until now and never to be equaled again. Wala siyang kaparis na kahirapan. 7 taon po yan. At sa isa sa mga bagay na pwede maghirap sa tribulation period, may babagsak na napakalaking asteroids na yun po hindi maiinom ang lahat ng tubig dahil mapait at nangilason. Sa pagbagsak daw po ng malaking bituing yun, asteroids. Ayun, sinasabi rin ng mga NASA, yung National Aeronautics Services Agency ata ng US,
na may anticipate silang babagsak ng asteroid. Eh, sa Book of Revelation, may babagsak talagang asteroid eh. At ano, magkukos daw po ito ng napakalaking lindol. Kasi yung asteroid na sinasabi ng NASA, ng US, na babagsak sa mundo, eh, ang laki-laki daw po nito, parang isang, parabagang ang ano niya eh, isang, parang isang bansang Pilipinas, yung laki, yung lawak, noong asteroid na yun, pagbagsak sa dagat yan, magkukos ng napakalakas na lindol at tsunami. At ang sabi sa Bible, sa old, sa Revelation, ang daming isla ang lulubog dahil sa tindi ng impact noon. Grabe ho, ang hirap po talaga sa tribulation period, mga kapatid. No? Lumungkot ang mga mukha ng marami. At least, pinapaliwala ko sa inyo, hindi ho simple yung tribulation period na yan. Ngayon, eh, at the end ng tribulation period, may binabanggit dyan na Battle of Armageddon. Kailan mangyayari yan? Sa Revelation 16:12-16. Andyan po. Oh. Mabuting balita, Biblia. Pasahin natin, sabay-sabay. 1, 2, 3. Ang mga ito'y mga espiritu ng mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang tipunin para labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Makinig kayo, ako'y darating na parang magnanakaw. Pinagpala ang nanatiling gising at nag-iingat ng kanyang damit. Hindi siya lalakad na hubad at hindi mapapahiya sa harap ng mga tao. At ang mga hari ay tinipon ng mga espiritu sa lugar na tinatawag sa wikang Hebreo na Armageddon. Sino sa inyo nakakarinig kayo ng sinasabi ng Battle of Armageddon? Hindi niyo ba narinig yun? Ha? Yan po yung pinaka greatest war na magaganap. Kasi dito ay titipunin ni Antichrist through the inspiration of Satan, ang buong puwersa ho nila. No? At makikipagdigma sila laban sa Diyos. Kasi dyan po babalik si Jesus Christ. Kasi gigirahin ng Antichrist ang Israel. Okay? Gigirahin ng Antichrist ang Israel eh. So ang dami po magkasama-sama na mga bansa laban sa Israel at laban din sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa Revelation chapter 19, mababasa niyo dyan na si Hesukristo ay biglang dumating kasama ang mga maraming anghel na kasakay sa isang maputing kabayo. At doon, kapatid, ay makikipaglaban ang ating Panginoong Hesukristo. Dyan sa lugar na yan, ang tawag ay Armageddon. Yung salitang Armageddon, dalawang salita po yan. Una po sa Hebrew ay Har, H-A-R, Har, meaning hills or mountains. Yung Magedon, Megiddo po yan. Isang lugar po yan sa Israel. Kaya nga po, yun po ang sinasabi ng maraming Bible scholars na lugar ng labanan ng good and evil forces na kung saan ay tatalunin ng ating Panginoong Hesukristo ang Antichrist. Kasama na ang mga huwad na propeta, false prophet, at si Satanas. Yan po yun. So maglalabanan po yan. Hindi sila mananalo sa puwersa ng ating Panginoong Hesukristo. Yan, tinatawag na Battle of Armageddon. So magaganap po ito pong Judgment of the Nation pagkatapos po ng Battle of Armageddon.
Diyan po maglalabasan ng iba't ibang uri ng mga sophisticated na mga bomba. Plutonium bomb, nuclear bomb, pero mas matindi yung bomba ng Panginoon. Kasi, mababasa ninyo sa aklat ng Zechariah, yung mga kumakalaban sa Panginoong Diyos, buhay pa sila, nabubulok na ang kanilang mga mata, mga dila. Yan ang sabi po. So, ibig sabihin, ibang klase pala yung pinaputok ng Panginoong Jesucristo laban sa mga kaaway nila. Kasi buhay pa daw, nabubulok na ang loob ng katawan ng mga sundalo. Ano kaya yun? Mas higit pa doon sa nuclear bomb na pwedeng ikanyon sa Panginoong Jesucristo, no? Grabe po yung labanan na yun, no? Yung Battle of Armageddon. Kaya pagkatapos po ng talunin ng Panginoong Jesucristo ang Antichrist na lilitaw, kasama ang bulaang propeta at ang mga sundalo nito, na napakarami mga sundalo, dito po kapatid sa lugar na ang tawag ay Valley of Jehoshaphat, yan titipunin ang mga bansa para po igawad ang judgment of nations. Kaya hahatulan na ang lahat ng mga bansa. Saan? Sa lugar? Sa Valley of Jehoshaphat. Joel 3, talatang 2 hanggang 3. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Verse 12 din, next slide natin. Yes, o tingnan po ninyo. Saan daw gagawin ang judgment of nations? Sa Valley of Jehoshaphat. Pag pinag-aralan niyo po ang Valley of Jehoshaphat, ito rin po ay tinatawag na Kidron Valley. Kasi yung Kidron Valley po ay ginawa pong libingan po yun eh. No? Ginawa siya mga libingan. Ngayon po, hanggang ngayon ha, libingan pa rin po siya ng tatlong uri ng pananampalataya. Libingan ng mga Muslim, libingan po ng mga Hudyo, at libingan po ng mga Kristiyano doon mismo sa lugar sa east ng Jerusalem. Na po, yan po yung Valley of Jehoshaphat. Diyan po magkakaroon ng judgment of nations. Hahatulan ang lahat ng mga bansa na hindi maganda ang treatment na ginawa sa Israel. At anong kahatulan ang gagawin ng Diyos sa judgment of nations? Ito po ang gagawin ng Diyos. Ito na po, kunyari, kayo ay iba't ibang mga bansa. Ano? Representante kayo ng bansa. Hahatiin sa dalawang grupo ang mga bansa. Una, may tatawaging sheep nations. Sa Tagalog ay mga bansang tupa, sheep nations. Okay? Ito ang mga bansa na nagmamahal sa Israel. Sa Mateo 25:32-33, ang sabi dito ng hari, titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin. Tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa. So, lahat ng mga tupa na mga bansa, dito kayo sa kanan ko. Ganun po, hahatiin po niya ang mga bansa. At ano naman ang mangyayari dito sa mga bansa na kumakalaban sa Israel? Next slide natin. Ikalawa, itong mga sheep nations, no, hindi, paliwanag pala muna sa sheep nations. Kala ko, ano, sige, okay lang, okay lang. At least, minakita ko agad, meron pala akong kasi nun. Sige. Itong mga sheep nations na ito na nilagay sa kanan, sila ang papayagan ng Diyos na mabuhay sa millennium period.
Sabihin, mga bansa na mag-i-exist during the millennium period. Ano ibig sabihin ng millennium period? Ang salitang millennium ay isang Latin na salita. Dalawang salita ang millennium. Mille, ibig sabihin a thousand. Yung anum doon ay year. Pinagduktor mo, mille at saka yung anum, millennium, 1,000 years. Sa Tagalog ng 1,000 ay 1,000 taon na paghahari ni Kristo dito sa ibabaw ng lupa. Itong mga ship nations, mga bansang nagmahal sa Israel, mag-e-exist sila as a nation sa millennium period. Ano ang sabi sa Mateo 25:34? Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, halikayo mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kaharian inihanda para sa inyo mula pa ng likain ang daigdig. So, lahat ng mga ship nation, sabi, ay para sa inyo ang kaharian inihanda. May kaharian inihanda, may kingdom na pinrepair sa kanila. Next slide natin. Ano yung kaharian inihanda ng Diyos para sa mga ship nation? Yung kaharian yun ay tinatawag na millennial kingdom. Ito po yung paghahari ni Kristo. Kaharian niya sa loob ng 1,000 taon na ang mga ship nations ang siya nga pong mapapabilang at mag-i-exist as a nation sa 1,000 year na rule ni Christ dito sa mundong ito. Pag sinabing millennium period, mga kapatid, alam niyo po, magkakaroon po ng katiwasayang katahimikan. No? Yung mga, ang sabi nga dun sa Book of Isaiah, during the millennium period, yung cobra, makikipaglaro lang yung isang gold dun sa cobra, hindi na yung cobra kakagat pa. Yung mga mababangis na leon, at saka yung mga magkakaawa yan eh, leon, tapos may leopard, magkasama sila na siguro nagkakandungan pa sila sa isa't isa. Kasi mawawala po yung bubang awayan, yung galit, punong-puno ng kapayapaan. At wala na rin po ito, kapatid, na yung bubang mayroon pang tayong o may remnant pa ng COVID. Wala na po yun, kapatid, no? Ganon. At ang tao, hindi po basta tatanda. Babata ho siya. Kasi para po bang ang millennium period, parang, ano eh, langit sa lupa. Pero magwawakas din po yan, ang millennium period. Hanggang 1,000 taon lang din po yan. Pagkatapos nun, yung earth na ito ay susunugin sa apoy. Itong mundong ito. Kaya lahat ng itinayo mong bahay dito, tupok yan, wala yan, mawawala lahat yan. Okay? Ano mangyayari po? Darating ang isang bagong langit at bagong lupa. Mula sa langit, pinakalangit na yun, bababa po, kapatid, ang New Jerusalem dito sa lupa. The new earth and the new heaven. Tindihan niyo po ako? Eh, sa pagdating ng new heaven and the new earth, eh, nasaan na po itong mga ship nations na ito? Sila pa rin po, kapatid, ay mag-i-exist sa new heaven and the new earth. Tignan natin ang next slide. Pahayag 21, talatang 24. Sa liwanag nito'y lalakad ang lahat ng tao. Ito yung liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos, yan sa new heaven and the new earth yan eh. At dadalhin doon ng mga hari sa lupa. So may mga presidente pa, no? Ang kanilang kayamanan. Sino yung mga, may nag-i-exist pa rin na mga bansa. Ang tawag yan ay ship nations. Nawa mapabilang ang ating bansang Pilipinas. Amen? Sa ship nation na yun, na ang Philippines pa rin ay nag-i-exist. Hindi pa rin nawawala ang salitang Philippines. Hallelujah. Amen, mga kapatid. Pero malamang wala ng Iran. Kasi yun naman ganit na ganit sa Israel eh. Di ba? Ano pa ba mga bansang ganit na ganit sa Israel? Yung mga ilan sa mga sa Saudi, di ba? May mga ilang ganit sa Israel eh. Yan, marami din mga bansa ganit sa Israel, sila, hindi na sila mag-i-exist as a nation. No?
Okay, yeah. Next slide natin, ikalawa. Anong kahatulan ang gagawin ng Diyos sa Judgment of Nations? Ikalawa, may tatawagin naman Goat Nations. Ito ay mga bansang kambing. Ito ang mga bansa na galit sa Israel at gusto na ang bansang Israel ay mawala sa mundo. Galit sa Israel. Mateo 25:32-33. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. So, nasa kaliwa ang mga kambing. At anong kakahinatnan ng mga goat nations na ito? Sa Judgment of the Nation. Next slide. Ang mga goat nations ay wawasakin ng Diyos at hindi sila mapapasama sa millennium reign of Christ at sa new earth. At ang mga masasamang mamamayan nito ay parurusahan eternally. Anong sabi ng Mateo 24:46? Itataboy ang mga ito sa kapurusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. So itataboy sila. Depart from me, you cursed, sabi doon sa mga goat nations. At kayo ay pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa demonyo o sa diablo. Yan po. Kaya, time ng millennium period, hindi na mag-i-exist yung mga bansang ang tawag ay kambing. Yung mga kumakalaban sa bansang Israel. At maging sa new earth. Amen? At yung mga mamamayan ng mga bansang yun na galit sa Israel, sila ay parurusahan eternally. Naunawaan niyo po ba yan? Oh, diyan nagwawakas ang Judgment of Nations. At least meron kayong hint na Judgment of Nations na mangyayari. Kailan mangyayari ang Judgment of Nations? Kailan mangyayari yun? Sa pagkatapos ng Battle of Armageddon. Ang Battle of Armageddon matatapos sa ikapitong taon ng malaking kapigatian. Kasi doon darating si Jesus Christ. Tatalunin niya ang Antichrist. The judgment of the nations will come. At sa kalooban ng Diyos, yung ikatlong judgment na pag-aaralan naman natin ay Great White Throne Judgment. No? Ang tawag diyan ay Final Judgment. Kaya huwag kang mawawala. Huwag kang a-absent para yan ay matutunan mo at alam mo ang mangyayari sa hinaharap. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang a-absent sa biyaya ng Diyos. Anong pag-aaral natin sa third judgment natin? Great White Throne Judgment. Kasi napaka-importante po niyan, kapatid. No? Yan ang final judgment. Na yung mga patay na nasa Hades at yung mga patay na sinasabi sa kamatayan, the death and Hades will gonna be thrown into the lake of fire. So merong death and Hades. Yung Hades, yan ang temporary na pinagalagan ng mga namatay na masama. Eh ano naman yung death doon na wala sa Hades? Sino ang mga yun? Pag-aaralan natin sa susunod yun. Amen? Para ating matutunan ang patungkol dito sa Judgment Day series na ito. Tumayo ang